Huwag nang ipagpabukas ang pwedeng gawin ngayon dahil ngayon ang araw ng pagbabago at paglago. Ngayon ang araw! Ngayon ang araw para alalahanin ang mga gawa ng Diyos. Awit 105. Pasalamatan niyo ang Panginoon. Sambahin niyo siya. Ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa. Awitan niyo siya ng mga papuri. Ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa kanya. Kayong mga lahi ni Abraham na lingkod ng Diyos at mga lahi rin ni Jacob na kanyang hinirang, alalahanin niyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa, mga himala at ang kanyang paghatol. Siya ang Panginoon na ating Diyos. Siya ang humahatol sa buong mundo. Hindi siya nakakalimot sa kanyang pangako kailanman. Ang kanyang pangako para sa maraming salinlahi. Ang pangako niya kay Abraham, gayon din kay Isaac. Ipinagpatuloy niya ang kasunduang ito kay Jacob at magpapatuloy ito magpakailanman. Sinabi niya sa bawat isa sa kanila, "Ibibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan bilang pamana ko sa iyo at sa inyong mga angkan." Noon ay iilan pa lang ang mga mamamayan ng Diyos at mga dayuhan pa lang sila sa lupain ng Kanaan. Nagpalipat-lipat sila sa mga bansa at mga kaharian. Ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na apihin sila. Para maproteksyonan sila, sinaway niya ang mga hari na kumakalaban sa kanila. Sinabi niya, "Huwag niyong galawin ang hinirang kong mga lingkod, huwag ninyong saktan ang aking mga propeta." Nagpadala ang Diyos ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kinuha niyang lahat ang kanilang pagkain. Ngunit pinauna na niya si Jose sa Ehipto upang sila'y tulungan. Ipinagbili siya roon upang maging alipin. Kinadenahan ng kanyang mga paa at nilagyan ng bakal ang kanyang leeg hanggang sa nangyari ang kanyang propesiya. Ang mga sinabi ng Panginoon na naganap sa kanya ay nagpatunay na siya'y matuwid. Pinalaya siya ng hari ng Ehipto na namamahala sa maraming tao at ginawa siyang tagapamahala ng kanyang palasyo at mga ari-arian. Bilang tagapamahala, may kapangyarihan siyang turuan ang mga pinuno na nasasakupan ng hari pati ang kanyang mga tagapayo. Pagkatapos, pumunta si Jacob at ang kanyang pamilya sa Ehipto na lupain ng mga lahi ni Ham at doon sila nanirahan bilang dayuhan. Pinarami ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at naging makapangyarihan kaysa sa mga Ehipsyo na kanilang kaaway. Pinahintulutan ng Panginoon na galitin at lokohin ng mga Ehipsyo ang mga mamamayan na kanyang lingkod. Sinugo niya si Moises na kanyang lingkod at si Aaron na kanyang hinirang. Ipinakita nila sa lupain ng mga lahi ni Ham ang mga himala na ginawa ng Diyos. Pinadilim ng Diyos ang lupain ng Ehipto. Ngunit sumuway pa rin sila sa kanyang mga utos. Ginawa niyang dugo ang kanilang mga tubig kaya namatay ang kanilang mga isda. Napuno ng mga palaka ang kanilang lupain at pinasok pati ang mga silid ng kanilang mga pinuno. Nag-utos ang Diyos at dumating sa kanilang lupain ang napakaraming niknik at langaw. Sa halip na ulan, ang ibinigay sa kanilang lupain yelo ang bumagsak na may kasamang mga kidlat.
Sinira niya ang mga tanim nilang mga ubas, mga puno ng igos at iba pang mga punong kahoy. Sa kanyang utos, dumating ang mga balang na hindi mabilang at kinaing lahat ang kanilang mga tanim, pati ang mga bunga nito. Pinatay ng Diyos ang lahat ng kanilang panganay na lalaki. Pagkatapos nito, pinalabas niya ang mga taga-Israel sa lupain ng Ehipto na wala ni isamang napahamak. At may daladala pa silang mga pilak at ginto. At sa kanila'y wala ni isamang napahamak. Natuwa ang mga Ehipsyo nang umalis ang mga taga-Israel dahil takot sila sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, naglagay ang Diyos ng ulap na lilim sa kanila sa init ng araw at kung gabi, apoy naman upang magbigay sa kanila ng liwanag. Ang mga tao'y humingi ng makakain at pinadalhan sila ng Diyos ng mga pugo at binusog niya sila ng pagkaing mula sa langit. Pinabitak niya ang bato at bumukalang tubig. Umagos ito na parang ilog sa tuyong lupa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos dahil hindi niya kinalimutan ang kanyang pangako kay Abraham na kanyang lingkod. Pinalabas niya sa Ehipto ang kanyang mga mamamayan na masayang masaya at sumisigaw sa kagalakan. Ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng ibang bansa. Ipinamana sa kanila ang pinaghirapan ng iba. Ginawa ito ng Diyos upang sundin nila ang kanyang mga tuntunin at kautusan. Purihin ang Panginoon. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin at luwalhatiin, ngalan mo Panginoon. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin at luwalhatiin, kabanalan mo Panginoon. Halina tayo'y magkawitan, papuri sa kaitaas-taas. At makapangyarihan magpakailanman. Halina't tayo'y magkawitan, papuri sa kaitaas-taasan. Dakila't makapangyarihan magpakailanman. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin at luwalhatiin, kabutihan mo Ikaw ay sambahin, marapat purihin at luwalhatiin, katapatan mo Panginoon. Kapunan tayo'y mag-awitan, papuri sa kaitaas-taasan. Dakilang makapangyarihan magpakailanman. Kapunan tayo'y mag-awitan, papuri sa kaitaas-taasan. Dakilang makapangyarihan magpakailanman. Halina't tayo'y mag-awitan, papuri sa kaitaas-taasan. Dakilang makapangyarihan magpakailanman. Halina't tayo'y mag-awitan, papuri sa
Madali tayong makalimot, kaya maraming beses na pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos, alalahanin ninyo ang mga gawa ng Diyos. Remember. Bakit kailangan natin alalahanin ang kahanga-hangang gawa ng ating Diyos, ang kanyang mga himala, ang kanyang paghatol? Kasi kapag dumadating tayo sa mga problema, pagsubok o kabigatan, nalilimutan natin na ang ating Diyos ay higit na dakila kahit na ano pa mang mga problema. Tulad ng ginawa ng Diyos sa mga Israelita na binasa natin sa Awit 105, kung papaanong mula sa pagiging alipin sa Ehipsyo ay pinalaya sila ng Panginoon, at kung papaanong ipinigay ng Panginoon ang kanilang mga pangangailangan habang sila ay nasa wilderness. Lahat ng iyon ay isinulat sa Awit 105 para tuwing mababasa nila, maaalala nila ito at aawitan nila ng pasasalamat ng papuri ang Diyos. At sa atin namang panahon, pag ating mababasa iyon, maaalala natin, ano ba yung mga ginawa ng Panginoon sa aking buhay? Ano yung mga dapat kong alalahanin na ginawa niya? Ikaw kaibigan, anong mga dapat mong alalahanin na ginawa ng Diyos sa iyong buhay? Ngayong araw, alalahanin natin yan at pasalamatan natin siya. Hindi lang dahil sa kanyang mga ginawang himala o dahil sa mga pagpapala na ating natanggap, kung hindi dahil siya ay Diyos ng ating mga buhay. Mula nang ika'y lumisan, kailan may di kita nilimo. Kahit ikaw ngayon, mayroon na ngang ibang mahal. Mananatiling sa'yo'y maghihintay pa rin. Pagkat ako'y nananabik sa'yong pagbabalik. Kainit, bakit ngayon o anong lamig? Di mo na naisip, dinanas kong hirap at sakit. Mananatiling sa'yo'y maghihintay pa rin. Pagkat ako'y nananabik sa'yong pagbabalik. Thank you.
inalay ko sa'yo dahil kita'y iniibig. Ananahanin mo muli pagsintang minsan nga namin ng papuri at ikukwento namin ang mga kamangha-manghamong ginagawa sa aming buhay. Araw-araw, Panginoon, ay bago at sariwa ang iyong mga pagpapala. At kahit na nga ang mga pagsubok ay pagpapala rin para kami ay iyong ituwid at ipakita mo ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Panginoon, salamat. Salamat po na pwede ka naming pagkatiwalaan at sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami umaasa sa araw-araw na pangangailangan, sa kalakasan, sa iyong paggabay. Salamat sa kapayapaan ng isip. Salamat sa kagalakan ng puso. Salamat, Lord, sa ability na kami po ay pwedeng makapag-aral, makapagtrabaho, at makapaglingkod sa iyo. Panginoon, salamat. Binibigyan mo kami ng kalakasan araw-araw para harapin kahit na ang mga challenges. At Lord, salamat dahil pwede kaming lumapit sa iyo. Lumapit at idulog ang aming mga pangangailangan. O Panginoon, purihin ka. Panginoon, pasalamatan ka. Salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ng iyong mga ginawa at mga gagawin pa sa aming mga buhay. Purihin ka, O dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. His name are.
Kaibigan, ngayon ay napakagandang araw para alalahanin ang mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Awitan natin siya, papurihan natin siya ngayong araw na to. Ako si Dang Estrada hanggang sa susunod nating pagsasama-sama dito sa 1116 DXAS Radio Komunidad at sumasa inyo rin sa Pinoy Connection, ang online radio ng FEBC Philippines. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing.
naman ang programang Ngayon ang Araw. Para sa mga mensahe, komento o tanong, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. All creatures of our God and King.